Amen. Thank you so much sa awitin po na yan, mga kapatid. Carry the light. Sino pa ba mag-carry ng light? Kundi tayo, hindi naman yung mga unbelievers ang utusan ng ating Panginoon. Hindi naman yung mga unbelievers ang sasabihan ng ating Panginoon that go and make disciples. Sino pa kundi tayo, tayo pong mga mananampalataya na kung saan iniwan niya ang kanyang mga utos para sa atin upang tayo ay humayo. Okay? Humayo sa mga taong hindi pa nakakilala sa kanya. To preach the gospel and to make disciples of all nations. Thank you so much to those who are watching right now. Wala pang nag-comment. Okay, comment kayo kung saan kayo naroon. Okay, anong lugar kayo nanonood sa gabi pong ito. And tonight would be a meaningful night. Of course, lagi naman pong meaningful ang gabi po natin, mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, mga kabokals. But tonight would be a special night kasi every Tuesday we'll be talking about radical discipleship, a process of the Lord Jesus Christ, ang proseso na nais ng ating Panginoon na atin pong gagawin sa bawat isa. Okay, as much as possible, all believers will be a disciple of the Lord Jesus Christ. Okay? Thank you so much at pakishare po ang video na ito, mga kaibigan, mga kapatid, mga kabokals, pakishare po upang marami po ang mapagpala, especially sa ating pong mga kamanggagawang pastor. Okay? At sa lahat po ng mga mananampalataya, you can be a blessing to others. Upang sa ganon, yeah, hindi lang kayo mapagpala sa gabing ito, mga kabokals, kundi kayo din ay maging pagpapala sa iba. Okay, so come on, keep on sharing the video to all your friends, family, members, your brethren, katrabaho, kapamilya, kamag-anak, kaaway, kaasawa. Alright, kapatid, yan, mga anak ninyo, yan, i-share nyo po ang video na ito. And good evening po sa limang nanonood as of the moment, okay? Good evening sa atin pong lahat.
Sana ay tayo po ay mapagpala po sa gabing ito. Muli, ito po ang inyong Kuya Bocal. Okay? Tayo po ay manalangin muna, mga kaibigan, mga kapatid. Let us pray. Lord, thank you so much for this evening. Thank you, Lord, for using us mightily for your glory and honor. Lord, we pray that allow this program to mold us. Allow this program, allow our conversation with Pastor Noe Akala tonight to mold us, to encourage us, to edify us. And also, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, yung salita ay siya mangusap sa bawat isa sa amin sa gabi pong ito. Thank you so much for the time that you have given to us. Thank you so much because we have a lot of reasons to worship, to praise you. Thank you so much because you've commanded us to carry the light. You've commanded us to be a blessing to others, especially those who don't know Christ yet. Lord, hayaan niyo ang program na ito na kung sino ang makarinig na hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon, ay siyang makakilala tunay sa pamamagitan po ng inyong ebanghelyo at sa pamamagitan po ng conviction ng Holy Spirit sa kanila pong mga buhay. Thank you so much, Father. Thank you, Lord, for this tonight and all these things I pray in Jesus' name. Amen. We have a lot of reasons to praise God. All right. Yes, yes, Nanay Ellie. Good evening. Good evening sa aking technical support dito sa aking tahanan. Ang aking mahal na asawa at ang aking anak. All right. Nakasubaybay po sila ngayon. Okay, kung yan, mapapansin po natin, mga kaibigan, mga kabokals, alright? Kung mapapansin nyo po na yung painting sa background po natin, yan po yung pinangako ko kagabi, okay? Pinangako ko yan kagabi, natatapusin ko kasi yan nga po, painting for a cause po tayo. Yan, for all the victims of Ulysses, Typhoon Ulysses, yan. Magbebenta po ako, okay? Pilitin kong makagawa ng 5 paintings for this week, okay? At yan po ang ibebenta po natin. Naaasahan po ninyo, mga kabokals, na lahat po ng proceeds po nito ay mapupunta lahat sa ating tutulungan, okay, na mga nabiktima po ng bagyo, ng Typhoon Ulysses, especially dito po sa Landayan, okay? Sapagkat ang dami pong na bahay dito na nalubog, okay? Especially sa Phase 7 ng ating pong lugar, okay? So yan, isa sa painting po natin at ang title po niyan is Vulcan Taal Eruption. Okay, inspired po yan sa Vulcan Taal Eruption recently lang. Okay, so yan, mga kaibigan, yan. Kung mamaya, i-ano ko po ulit yan. Alright, so sige, tayo isa pang awitin, mga kaibigan. We have a lot of reasons to worship and praise God, especially God save us and we are His children. So there's a lot of reasons, 10,000 reasons para po purihin ang ating Panginoon. Shalom, friend. Today I want to... Saglit lang po, mga kaibigan. Alright, here we go. Ito na po. Worship is holy.
time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever. Amen. 10,000 reasons. Right. Actually, our reason is not just the 10,000. We have a lot of reasons actually to worship God because He is our God and He saved us, okay, from our sins. So, di ba? Magpapasalamat po tayo sa ating Panginoon. We are going to give worship. We are going to give our gratitude to our God because He is our God and He is our Savior. He saved us from our sins and God prepared a place for us in heaven. Thank you so much for that wonderful song. By the way, yung mga awitin po natin, mga kaibigan, ay inawit po ng Acidores. Okay, the Acidores. Yan, mga Filipino po sila. Family of musicians. Alright, so, yes, thank you so much for that wonderful song. Alright, binabati po natin si Jordan Dagohoy sa kanyang birthday. Happy birthday, Brother Jordan Dagohoy. Salamat sa Panginoon at may isang taon na ibinigay sa iyo. And si Pastor Sunny Imperial. Pastor Sunny, happy birthday sa iyo. Ganun din si Kim Bandol, yung ating estudyante dito sa Landayan. And ganun din ang aking classmate na si Kenneth Dinorog. Na classmate, happy birthday. Alright, so, and binabati ko lahat ng mga mananampalataya ng Pasita Faith Bible Fellowship. My senior pastor, Pastor Romy Bien. Salamat po sa pag-support sa program and also sa aking mga kapwa leaders of ng church. Thank you so much. Yung atin po ang mini-mentor ng mga kabataan, yung leaders po ng mga kabataan. Thank you so much for watching kasi inutusan ko kayo na manood itong segment na to. Alright, so, yes, Pastor, magandang gabi po at sa mga masisipag mong technical support. Thank you so much, Tatay Roger. Thank you so much for always supporting the program. Alright, thank you so much for watching Princess Diesto and Pastor Luis. And then Fuller Cynthia, thank you so much for watching. God bless you, okay? Just share this video. Yan, kung kayo ay nanonood ngayon, pakishare po ang video sa lahat po. Sa tanang mga taga Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. Okay, salamat sa Ginoo kita naansad sa karon sa online. And I praise and thank God because you are supporting this program. Okay, sa tanang mga taga Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. God is all good to all of us. In spite of our circumstances, in spite that tayo po ay dumanas ng matinding unos, bagyo, mabuti pa rin po ang ating Panginoon. One more song and then dadako na kami ni Pastor Noe sa amin pong talakayan. Alright? Let us hear this song. What a beautiful name. Alright? Inawit pa rin po ng Acidores itong kalang version ng What a Wonderful Name. Ken, all right, here we go. Hit it.
Amen. What a beautiful name. The name of our Lord Jesus. There is no other name given under heaven na ang lahat po ay maliligtas kundi ang atin pong pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. All right. So magandang gabi po. Yes, Sister Rebecca Cerezo. Good evening. And Julie Gao family all the way from UEE. Good evening po sa ating lahat. And Ati Evie Capulong, good evening. Yes, naka-tune in po. And Ati Susan Lagulao all the way from here in Landayan. Good evening po, Ati Susan. Alright, so please pakishare po ang video mga kaibigan, mga kapatid, mga kabokal. So pang hindi lang kayo mapagpala, kundi lahat po tayo mapagpala at maging pagpapala sa iba. Alright, so ngayon po ay yan, hilingin ko si Pastor Noe na bumati muna sa lahat ng mga nanonood ngayon, especially sa lahat ng mga taga Mindanao and JYF family. Pastor, go ahead. Magandang gabi po sa lahat. Binabati ko po ang ating mga kapatiran sa JYF family, lalo na sa JYF Mindanao. At binabati din po natin ang ating mga pastors and coaches. As Pastor Luke, Pastor Niljan, Pastor John Mark, and lahat din ng ating mga coaches na nag-lead sa ating mga churches, mga ikisiya, binabati ko kayo lahat at awa po ang Panginoon ay mag-bless sa ating gabi. Okay, salamat Pastor Noe ano, sa mga pagbati na yan. By the way, binabati ng JYF Mindanao at lahat po ng mga coaches. Personally, binabati ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong pag-support, especially sa pagbigay po niyo ng buhay para po sa disciple making, para po tayo makasunod sa nais at utos ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Ayan, by just simply sharing this video, kayo po ay gagamitin ng ating Panginoon maging pagpapala po sa hindi pa nakakilala po sa Kanya. Alright, so Pastor Noe, tayo po ay dadako bago yan. Okay, muli mga kaibigan. Yan, nandito po ang ating mga sponsors. Yan, again, muli ulitin ko, yung sponsors natin, wala po yung monetary attachment, din nagbabayad yan. Tinutulungan lang po natin yung mga yan para po sila po ay maging pagpapala din sa iglesia, sa iba. Alright? And also, yung painting po na sa aking likuran, as what I promise, sa inyo, natatapusin ko yan para po maibenta yan para po sa lahat na nangangailangan. Especially sa mga na-victim po ng Ulysses. Okay? Mabenta po yan. Pipilitin kong magtapos ng limang paintings para maibenta po. Ayan. Wala po yung akibat na presyo. Okay? Kayo po ang magbibigay ng price niyan at aasahan po ninyo. Lahat ng proceeds niyan mapupunta po sa lahat ng mga nangangailangan. And you can also be my partner. Okay? Partner ni Kuya Bokal sa pagtulong po sa iba. Okay? You can message me. You can contact me. At meron na pong isa na nagpahayag at nagbigay na ng kanyang support. Okay, salamat po, Pastor Noe. Go ahead. Tayo po ay dadako sa ating topic ngayong gabi. We'll be talking about muli radical discipleship. Okay, or going back to God's original design. So, nakalimutan ko saan tayo nagtapos nung nakaraan. No? But again, merong tayong mga questions dito that we need to answer. And yan, if you have your pen and paper, you can, pwede nyong kunin yung Bible para mabasa nyo at makita yung aming pinag-uusapan po dito. Pag-uusapan ni Pastor Noe, okay? Pastor Noe, why there is an urgency of discipleship today? Bakit merong urgency? Bakit kailangan nating kumilos at magkaroon ng disciple making, especially para sa mga mananampalataya? Sa time na ito, Pastor Randolph, mayroon tayong tinatawag na convictions, no, sa panahon na ito. Ano yung parang personal conviction natin na galing ng salita ng Panginoon? Kung titingnan natin ang pangyayari ngayon, mga kalamidad, itong pandemic, at itong parang nag-iiba na talaga ang pamumuhay natin, nag-iiba na talaga ang mundo, parang conviction po natin na malapit na talaga babalik ang ating Panginoon. Amen. Ang ating Panginoong Hesukristo. Yun naman yung sabi niya sa kanyang salita. At kaya, dahil dyan, mayroong tinatawag tayo ng urgency. Okay. Kailangan ang mga tao po ay makarinig talaga ng salita ng Panginoon. Amen. They need to hear the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. They need to hear what the Lord Jesus Christ done for them. Ano yung ginawa ng Panginoon sa cross? Ano yung ginawa niya na sacrifice sa cross? Amen.
bakit niya inula yung dugo niya, di ba? Bakit siya namatay sa cross? So para saan 'yon? Dapat yung gospel na 'yon na siya namatay, siya pinako sa cross, siya nilibing at siya ay nag-resurrect. Yung gospel na 'yan, yung message na 'yan dapat mapakinggan ng maraming tao, no? Yung message na 'yan. Kaya mayroon tayong urgency ngayon, di ba? Maraming namamatay na tao, di ba? Sa kalamidad, sa bagyo, sa pandemic. Hindi pa natin alam kung anong darating pa ng mga na mga pangyayari. Kaya kailangan natin ma-spread talaga yung gospel, no? Kailangan natin ma-preach, ma-proclaim yung salita ng Panginoon. Kagaya sa ganito na program mo, Pastor Randall, no? In a way na sinasabi mo nga dito na nai-spread yung gospel talaga. Yung voice talaga ng gospel ma-spread sa ganitong, kahit sa ganitong paraan, maraming nakakinig. Kaya in order for the gospel to spread, mayroon ding urgency sa tinatawag natin na making disciple. Kasi sa discipleship kasi, if we make disciple, dadami yung parang sa gira pa, dadami yung sundalo na mag-join sa digmaan. No? In other words, maraming Kristiyano ang maitrain, maitrain natin, tapos ma-disciple natin, at sila po ay magiging follower ni Jesus Christ. At sa panahon na sila ay magiging followers ni Jesus Christ, sabi nga ng Jesus sa kanyang mga follower, follow me and I will make you fishers of men. No? Fishers of men. So, ibig sabihin, sila yung nagdadala ng light. No? Sila yung nagdadala ng, nagsishare ng gospel. And we need more Christians. No? We need more believers to really, sabi nga ng kanta kanina, ang ganda, they need to carry the light. Yes. They need to carry the light. Amen. They need that light shine. Kasi maraming tao ngayon, maraming discouraged na tao ngayon, lalo na sa mga kalamidad. Maraming tao ngayon, maraming tanong sa buhay, bakit nangyayari itong mga ganito? Parang walang hope sila. They were hopeless and helpless. And they need the message of Jesus Christ. No? We need not to be silent. Hindi natin kailangan magtahimik. That's why there is an urgency, no? Na we need people of God to be discipled. That's why there is urgency talaga dito eh. Kasi ang hirap na talaga, no? Marami na talaga namamatay, ang hirap na talaga ng buhay. Kaya Pastor Randall, we need to make disciple, no? We need to make disciple. That's the Great Commission. We need to do that kasi maraming tao pa ang dapat, no? Dapat na marinig nila yung Ebanghelyo patungkol kay Kristo Jesus. Pastor Noe, mayroon akong tanong dyan. Ano? Pwede bang hindi na lang tayo mag-make disciple? Ano lang, hindi na natin ipaprocess yung mga mananampalataya na natin. Kung ang concern natin ay evangelism, pwede bang magpa-seminar na lang tayo sa church? Ayan, isang seminar, paano mag-evangelize, tapos paatinan na lang natin lahat ng mga mananampalataya dyan sa church. Para ano, hindi na lang, hindi, wala na lang. Kasi discipleship is a process, ang tagal pa nito eh. Long process when we say disciple making, discipleship, long process yan, matagal yan. It takes years for a person na maging disciple maker siya. Eh, baka pwedeng ano na lang, di ba? Parang magpa-seminar na lang tayo, si Pastor magpa-seminar na lang ang mga leaders para attend na lang lahat. Isang seminar. Ano ang yun nga, Pastor Randall, yun nga ang sabi ni Jesus, no? Sabi ko kanina, sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. Kaya may tinatawag tayo dyan na process, no? Yung process sa discipleship. Hindi yan agad-agad na isang rinigan ng isang, sabihin natin na conference ng evangelism or conference ng mission, paglabas mo, parang darating na lang yun. Di ba? Parang agad-agad na lang yun. Hindi yun eh. Dapat talaga dadaan talaga sa process. Bakit dadaan sa process? Okay. Kasi meron tayong tinatawag na
na sabi ni Jesus, if you want to follow me, if you want to follow me, you need to take up your cross. Deny yourself, take up your cross. So, para talaga gagamitin tayo ng Panginoon as an instrument, no, to spread the gospel, we need to have a self-denial. Dapat maalis yung sarili natin. Kasi ang pinaka-hindrance natin, yung sarili natin eh. Kaya yun ang hirap sa discipleship. Ang mahirap talaga sa discipleship, ang pinakauna talaga tatamaan, tayo talaga. Okay. Di ba? Kasi napakahirap sumunod sa Panginoon. Kaya, mayroong process, Pastor Randall, no? Mayroong process yun. Hindi agad-agad yun. And, maraming bagay sa ating buhay na kailangan i-surrender natin sa Panginoon. Okay. Parang darating yung time sa buhay natin na wala na talaga yung sarili natin. Di ba sabi ni Apostle Paul sa Galatians 2:20, yet not I, but Christ lives in me. No? Yeah. It is enough of me. No? Yeah. It is tama na sa sarili ko. Yung ang Panginoon na, siya na sa buhay ko. Siya na yung magkukontrol sa buhay ko. Siya na yung Lord sa buhay ko. Hindi na sarili ko. Kaya, hindi yan agad-agad nangyayari, Pastor Arnold. Kahit si Apostle Paul nga, di ba? Kahit si Apostle Paul nga, nagkaroon pa siya ng parang discipleship. Pero sino nag-disciple sa kanya? It's the Lord Jesus Christ himself. At sa panahon na kahit kay Jesus, di ba? Yung time na tinawag niya yung mga disciples, the disciples stay with him for 3 years. Yeah. At yung 3 years na yon, maraming nangyari doon. Maraming rebuke doon, maraming teachings doon, maraming modeling doon, maraming life-to-life doon na ginawa si Jesus. Kaya, Pastor Randall, hindi yan mangyayari sa parang isa or dalawa or tatlong evangelism na mga seminar. Ang effective talaga na ginawa ni Jesus, kaya babalik na naman tayo sa God's original design. Kasi mayroon siyang intricate design eh. Mayroon siyang exact design. Paano niya ginawa? Yeah. At ang pinaka-design talaga ni Jesus ay discipleship. Life to life talaga. Uh-huh. Doon talaga nangyayari. Sabi nga ng mentor ko, Pastor Randall, nakakatakot yung marami. Nakakatakot yun na marami. Akala mo, totoong follower na talaga sila. Pero dahil marami, hindi mo natutukan eh. Walang nangyayari na parang question and answer or life to life or pagbigay sa buhay sa isang buhay. So, wala. Mahirap mangyari yun sa maraming tao. Kaya even Jesus Christ, di ba? Yeah. He chose 12, pero sa 12, nilitan niya pa. Yeah. Mas close siya sa apat ng disciples. Yeah. I think si Peter, si James, si John, si Simon, I think those disciples, mas close siya doon kaysa iba pang mga disciples. Kaya, many times in the New Testament, mas na-mention si Peter, mas na-mention si John, si Andrew, kasi yun yung mga tao na mas close ni Jesus kaysa ibang mga disciples. And, kung titingnan natin, Pastor Randolph, sila din yung mga tao na mas ginamit ng Panginoon, di ba? Peter, John, di ba? Sila talaga, kasi nakilala talaga nila si Jesus. Kaya, yun, Pastor Randolph. Amen. Idagdag ako doon, Pastor Noe, ano? Ang discipleship is like a training, ano? It's like we are like a soldier. Kaya sinabi ko yun kanina, kasi, ayun, napapansin natin, ang ginagawa ng iba, yun nga, nagpapatraining na lang, paatinin na lang lahat, okay? Pero, dito natin makikita, ang sabi nga ng aking senior pastor, his preaching last Sunday, that sabi niya, yes, discipleship is a commitment. Yeah. Ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, it really involves commitment. And this is commitment, ang pagbabahagi. So, hindi mo makuha ang commitment sa isang session lang, di ba? Yung sa PMA, yung kanilang motto, di ba? Integrity, loyalty, yan. Yun yung ano sa PMA. Na sila bilang mga sundalo, hindi isang araw yung kanilang pag-training. Kundi it took them, I think, 5 years para bago sila isabak sa labanan o bago sila i-assign kung saan man sa Mindanao. By the way, pinabati ko si Pastor Romy, ang aking senior pastor, nanood ngayon.
Sir Sheila Velasco din who are watching right now. Yun. Yun nga, bago sila isaba, sila ay talagang may matinding training para nandun nung kanilang loyalty. So same as discipleship process, ano, that it took many years, 3 years for the Lord Jesus Christ to train His disciples para makuha nila yung loyalty, yung commitment. Ayan, kasi commitment, yun yung issue sa mga mananampalataya ngayon, Pastor Noe. Pag nagsabing camp, kasi conference, daming susama. Kasi, ano, di ba? Outing, ang daming susama. Pero pag sinabi nating humayo tayo, we'll make disciples, mag-evangelize tayo, walang sumasama. Di ba? Kasi walang commitment. Kasi hindi na iproseso ang kanilang buhay. Right. Pastor Noe, you can add more. Tama po 'yun. Tama po 'yun, Pastor Randolph, yung sinabi mo kanina na yung parang sa PMA, yung sundalo. Kaya nga ang discipleship po, process talaga 'yon. At ang discipleship ay hindi talaga 'yon sa materials, kasi minsan kasi yung mga just like for example, evangelism seminar or kahit nga discipleship seminar hindi talaga sa material 'yon. Ibig sabihin, example po natin yung PMA, di ba? Kung material ang lang ang gusto mo, hindi ka na pupunta sa Baguio, di ba? Sabi nga ng isang pastor. I-send na lang nila yung material. Anong ginagamit nila, di ba? So para matutunan mo, pero hindi eh. Kailangan mong pumunta doon. Bakit? Kailangan mo ma-train. Kailangan mo ma-life to life doon. Ano talaga yung pagiging matindi na sundalo? Kailangan talaga yung mayroon talagang official, mayroon parang officer na mag-trade sa'yo na makikita mo na parang model, di ba? Hands-on. Na para sundan mo siya. Anong klaseng sundalo siya? Yeah. So, yun. Kaya tama yun, Pastor Randolph, na example na tungkol sa PMA. Hindi talaga sa material or hindi talaga na overnight na pagising ng isang Kristiyano, committed na agad. Hindi. It takes process. Amen. Amen. So yun, ano, yan mga kaibigan, mga kabukals, ano, the urgency of making disciples today, kasi we want the gospel na ma-preach sa lahat ng mga bansa sa ating dito sa Pilipinas. We want that, and we want Christians na maging committed sa lahat ng gawain. Kumbaga, yun nga, sabi nga ng aking senior pastor, yung isang mananampalataya, a true disciple, ang tunay na disipulo ng ating Panginoon, siya ay tinatapos niya yung gawain. Hindi siya puro simula, kundi tinatapos niya. Again, it involves commitment. Okay? And makukuha natin yung commitment na yan. Hindi yan sa makukuha sa mga fellowship, hindi natin yan makukuha sa mga outing, hindi natin makukuha yan sa ano-ano pa mang mga conferences. Kundi makukuha natin yan, ang commitment na yan, doon sa taong tinitingnan natin as our mentor na naging first committed sa ating Panginoon at mayroong nag-disciple sa kanya who is also committed, yun yung ikokopya niya. And it takes time, again, para maging committed tayo. We need commitment, just like the apostles. Alright, so, ayun, Pastor Noe. Then, next na question natin dito is... why we need an urgency today. Yan. Next is negotiable and non-negotiable in discipleship. So what are the negotiable and non-negotiable in discipleship, Pastor Noe? Okay. Ito kasi nakikita ko, Pastor Randall, tungkol sa discipleship. Or kung titingnan natin ang salita ng Panginoon, dapat alam natin, dapat malaman po talaga natin, para magawa natin yung urgency, sabi natin kanina, dapat talaga alam natin ano yung mga negotiable at non-negotiable sa discipleship. So, ibig sabihin, una, ano yung non-negotiable? Kung sasabihin natin non-negotiable, ito yung truth. Or kung sa discipleship, ito yung ginawa ni Jesus. Yes. Ito yung command ni Jesus. Yes. Ito yung command ni Jesus. Sabi nga natin dati, no? Kung command siya ni Jesus, ibig sabihin, non-negotiable yun. We cannot negotiate that. Yeah. Ibig sabihin, kailangan talaga natin i-obey yan. Kailangan talaga natin i-follow yan. Kailangan talaga natin gagawin yan. No? Mm-hmm. Ibig sabihin, sabi ko kanina, kasi ang Panginoon kasi, Pastor Randolph, I believe,
mayroon siyang design ba? Mayroon siyang yes, yes. Sa lahat ng ginagawa niya, mayroon siyang intricate design, no? Just like for example kay Noah, 'di ba? Inutusan yes. niya si Noah na gagawa ng ark. Pero sinabi ng Panginoon, may design ng Panginoon, may intricate design ng Panginoon. Just like yes. for example, anong klaseng kahoy, 'di ba? Yung haba, very detailed talaga ang Panginoon, very accurate talaga. Yeah. Na anong klaseng arka, ark para darating yung time na may flood na. Mm-hmm. So yung ark na gagawin ni Noah, dahil design siya ng Panginoon, hindi siya lulubog. Yes. Kaya sa atin din ngayon, Pastor Randall, kaya mayroong non-possible, yun yung utos ng Panginoon. Ano talaga yung disenyo ng Panginoon sa church? Ano talaga yung intricate design ng Panginoon sa atin? Kailangan natin malaman yon. At sa panahon malaman natin yon, kailangan natin i-obey yon. Yeah. Number one, sabi po natin, ang negotiable is yung command ng Panginoon. Sabi command. Niya, make disciples, sabi niya. Di ba? So, okay. I-obey natin yon. Pangalawa, ano yung mga example ng intricate design ng Panginoon sa discipleship? Ang discipleship mag-start sa family. Yun talaga. Yun yung sabi ng mentor ko sa akin. Mag-start talaga yan una sa family mo. Mag-start yan sa wife mo. Paano mo mamahalin yung wife mo? Kasi sabi ng mentor ko, sabi ng salita ng Panginoon, ang portrait down ng love ni Jesus sa church, makikita yan sa marriage. Paano minahal ng husband ang kanyang wife. So, sa atin mga pastor, di ba? Napakahirap na, di ba? Nagpipreach tayo or nagtiteach tayo, pero pinakauna yung wife natin, parang hindi naniniwala sa preaching natin. Yeah. Di ba? Yeah. Parang kasi hindi natin naisamuhay ano talaga yung salita ng Panginoon. Kaya yeah. pinakauna na ministry natin ay family. That's yeah. God's design. Di ba? That's sabi natin, command ng Panginoon to make disciples and mag-start yan sa family natin. Yeah. Kasi nga si Satan, di ba? Si Satan, ang pinaka una niya sinira, kailan pamilya. Siya pumasok? Pamilya, yung ando yeah. na si hindi muna nung wala pa si Eva. Yeah. Si Adan yeah. pa lang. Yes. Yung time na pumasok na si Eva, yun na. Doon na pumasok si Satan. Ibig sabihin, isa sa mga mission ni Satan is to destroy family, kasi yeah. pag ma-destroy yung family, maraming maapektuhan, no? Marami talaga mga institution maapektuhan, especially yung church. Yeah. Kaya Pastor Randall, ang intricate design ng Panginoon sa discipleship, mag-start talaga yan sa family. No? Yun talaga, dun talaga. So, then make disciple, yung intricate design ng Panginoon yun, disenyo ng Panginoon yun. Kasi pag susundin natin yun, nothing can stop yeah. the church. Diba? Sabi nga yeah. niya, sa Matthew 16:18, even the gates of hell cannot stop, no? Cannot yeah. prevail against yes. Kasi bakit? Kasi design siya ng Panginoon eh. Design siya ng Panginoon. At yun yung nasabi ko last time din, yung intricate design ng Panginoon ay yung ecclesia, yung tayo. Ang church yes. ay tayo, hindi yes. yung hindi not yung building. Not, yeah. not the building. Kasi ngayon, di ba, tingnan natin. Dalawa ngayon eh. Pandemic, yung flood sa mga yes. affected areas. Maraming churches na close kasi mm-hmm. maraming putiks. So kung isip natin yung church ay building, paano yun ngayon? So ibig sabihin, na-stop siya, di ba? Mm. Pero hindi yun ang church, tayo ang church. Parang sundalo tayo eh. So, yun Pastor Randall, ang sabihin natin, negotiables, ito yung mga bagay na sabihin, yung sinabi, example natin sa negotiable is music. Yeah. Di ba? Ang music po ay, that's negotiable. Kasi ang Jews, may sarili silang sabihin natin yes, paraan musica, or yeah, so worship God. So worship nila, di ba? Yeah, iba. Yeah. Sa atin iba, or sa ibang culture, sa mga Jamaican, iba yung pag-worship yeah. nila, sa iba yung music nila. So mm-hmm. iba-iba, and that's why ang music sa Bible, I believe it's possible yan. Di ba? Yes. Hindi sinabi ng Bible, ito lang yung music na pwede makapag-worship sa Panginoon. So mm-hmm. isa lang po yan, Pastor Randolph, sa negotiable. Pero mayroong dito tayo titingin sa non-negotiable, yung command talaga ng Panginoon. Mm-hmm. So, yun po, Pastor Randolph. Ayan. Okay, so yan ano, yung utos talaga ng ating Panginoon. Ang ganda rin sinabi mo, Pastor Noe, that
the first disciples would be the family, your wife, yung mga anak. Totoo yun, ano? Especially nakikita natin na sa mga pastor, ano, sa mga pastor natin ngayon na yung family na pababayaan dahil si pastor ay sobrang busy niya sa gawain. Okay? Yung mga leaders, di ba? Yung mga leaders sobrang grabe yung kanilang dedication sa gawain sa church, pero yung family ay napabayaan, di ba? Parang kaya nangyayari ang banal natin sa church pagdating sa bahay ay ano, banal na aso, santong kabayo na, di ba? So ayaw natin mangyayari yon, di ba? Ayaw natin mangyayari. So yun nga, babalik tayo at yung design ng Panginoon, yung pyramid, di ba? Yung mag-asawa, and susunod na yun. Kasi naniniwala ako na ang tayo mga pastor ay una tayong magpapastor sa ating tahanan. Yan yung una tayong magpapastor sa ating mga tahanan bago tayo magpapastor sa iglesia. So, ayun, yun Pastor Noe, ano? And marami actually, marami din yung non-negotiable, yung negotiable na mga bagay sa loob ng church na kung saan ginagawa nating ano, negotiable. Ginagawa nating non-negotiable. May mga negotiable sa churches na ginagawa nating non-negotiable na pag halimbawa, pag binalit, pag binago natin, talaga namang parang mawawala yung kaligtasan natin. Di ba? Parang pag binago ni Pastor ito, di ba? Parang mawawala yung kaligtasan ng parang di ba? Parang binibigay natin sa ano, parang iba na yung turo ni Pastor. So may mga ganong pangyayari, pero itong utos ng Panginoon, di ba? Minsan na may mga tao na again, may mga leaders, may mga churches na nahihirapan talagang kilalanin, tanggapin. By the way, yung pinag-uusapan natin dito, Pastor Noe, hindi naman to hindi naman to itong 20th century lang o itong 20th century lang lumabas, di ba, yung disciple making. It was the design of Christ at ginagawa 2,000 years ago, ginagawa na ng ating Panginoon. Nangyayari lang sa mga iglesia natin ngayon, naging iba yung focus natin. Ha? Naging iba yung focus dahil, again, sabi ko natin nung nakaraan, na-influensyahan tayo, di ba? Na-influensyahan tayo ng mga, ng ibang bansa. Kaya naiba yung focus natin. Imbis na yung focus natin ay doon sa utos ng Panginoon, doon sa scripture, naging iba yung focus natin. At doon tayo, umugat na tayo doon. Kumbaga, pag ito, ayaw na nating mabago yung mga traditions natin, ng hiniyayakap natin. Ayan, so yun yung masasabi ko, Pastor Noe. You can add more. Sige. Yun na nga yung mahirap, Pastor Randolph, no? Kasi pag dadagdagan na natin yung God's original design, doon na tayo nawawala, no? Doon na tayo nawawala sa focus, doon na tayo nawawala sa pinaka-design ng Panginoon. Kasi pag may idagdag tayo, ito yung nawawala. Pag ito yung nawawala, yung working ng Holy Spirit. Mm-hmm. Kasi pag may idagdag tayo na hindi galing sa Panginoon, hindi utos ng Panginoon, pang-sarili na 'yon. Mm-hmm. At pang-sarili na 'yon, hindi na yun galing sa Panginoon. So, wala na yung working ng Holy Spirit. Amen. Just like, for example, i-mention na natin, kagaya last time, yung mga programs, yung mga traditions. Ang mahirap dyan minsan, no? Wala na yung working ng Holy Spirit kasi makasarili na, no? Yung gusto na natin. Yeah. Yun nga, yung sabi mo din kanina, yung nakukuha natin sa ibang bansa, ina-apply natin sa church na hindi naman galing talaga sa salita ng Panginoon. Mm-hmm. Di ba? Kaya ang discipleship or sabihin natin ang pag-spread ng gospel, hindi ganun ka-effective. Yeah. I mean, sabihin natin parang hindi nga na-spread yung gospel eh kasi wala na nga ibang focus na eh. Mali na yung focus, mali na yung hindi na yung God's original. Kasi pag God's original design, Pastor Randolph, babalik tayo sa Acts chapter 1, verse 8. Hindi program 'yon, 'di ba? Hindi. Yes. Sabihin natin, hindi tradisyon 'yon. Anong sabi doon? When Jesus Christ resurrected, sabi niya sa kanyang mga disciples, yung bumalik na siya sa langit, sa ascension. Sabi niya sa kanyang mga disciples, doon lang kayo sa upper room. Parang doon lang kayo, antay lang kayo. Yeah. Darating ang banal na Espiritu. When the Holy Spirit came, boom, 'di ba? Yeah. The gospel spread
powerfully. So it's the working of the Holy Spirit. Kung sabihin natin, Pastor Randolph, paano mag-spread ang gospel ngayon? Number one, make disciple. Make disciple, live like Christ, ng character like Christ. Then, the Holy Spirit, ang banal na Espiritu ay mag-work sa mga buhay, magligtas sa mga kaluluwa. Di ba? Hindi naman tayo yun nagliligtas. Yeah. Hindi naman tayo nagpabago ng buhay. It's the working of the Holy Spirit. Bale, tayo, mouthpiece lang tayo to speak the gospel. At we entrust the Holy Spirit to work in that person na siya ay maligtas. Yes. Di ba? Yes, it's the working na sa banal na Spirit. Hindi na sa atin yun. Kaya Pastor Randolph, pagpasukan natin ng program, traditions, yan na, mahirap na yan. Kasi hindi na yan God's original design. Kaya ang nangyayari is, ano nangyayari? Walang working ng Holy Spirit. Kasi program eh, makatao talaga eh. I mean, tradition, very selfish. Kaya last na lang, no, sabi sa mga surveys, ang Amerika daw ngayon, ang United States ngayon ay pangatlo sila sa tinatawag natin ngayon sa buong mundo, ha, pangatlo sila ngayon na sila ngayon ay nagiging mission field na, no, mission field na sila ngayon, pangatlo sila. Imagine that, di ba? Ano nangyari sa kanila, di ba? Ano nangyari sa mga churches nila? Kaya siguro ang pinaka makita natin na mali siguro doon ay wala na eh, hindi na God's original design. Programs na, ano na naging entertainment mga, na eh, no? Entertainment na yung mga churches, di ba? So, yun po. Kaya ang number one ngayon daw na fast-growing church, Iran. Paano yun, di ba? Iran. Number one, fastest-growing church sila ngayon na wala naman silang mga building. Kasi God's original design nga eh, di ba? Yes. Sinusunod nila ang discipleship sa mga bahay-bahay lang sila. So, yun. Maganda yung building, pero hindi yun ang pinaka-focus natin. Parang training ground na lang talaga. Yes, yun. Yes. Doon nangyayari yung training. Kung mayroon tayong building, training lang talaga nangyayari. Hindi yun ang pinaka-focus. Tama. So, yun, Pastor Randolph. Yeah. Hindi natin inano dito, ano, Pastor Noe, hindi tayo anti-church building. Ang sinasabi natin dito is that the church or the building is the training ground of all the disciples, because ang tunay na gawain ay hindi sa loob. Ang tunay na gawain ay nasa labas. Diba? And nasasabi natin na naging selfish. Mayroon tayong tinatawag, Pastor Noe, na ano, na Christian consumerism. Diba? Yung consumerism, yung ano, lahat na lang, we take. Sa kanila. Oo. Lahat na lang sa atin. Yun yung Christian consumerism, at nawala na po yung ano. Kasi sabi nga natin, ang tunay na gawain ay sa labas. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Mark 16:15, di ba? He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Yung parallel po nito, yung harmony nito is sa Matthew 28:19-20, di ba? Sinabi din ng Panginoon, therefore go and make disciples. So, yung make disciples is matetiosate. Ayan, yun yung sa Greek, ano? And then go as you go. So, ibig sabihin, may utos talaga, and go. It's a great commission nga, and make. So, intentionally, Pastor Noe, yung sinabi niya dito, make, that's intention eh. Di ba? Intention yan, make. So, kung hindi tayo nag-make, bakit kailangan natin i-make? Di ba? Kasi hindi pa talaga disciple. So, kailangan natin mag-go and then make. So, yung go kasi dito, as you go, ito yung evangelism eh. Di ba? Yung therefore go, as you go. Ito yung evangelism. So, after mo ma-evangelize, make disciples. Kailangan mo siyang, ano, intentionally, gawing alagad. Now, ang nangyayari sa atin ngayon, di ba, kaya nabanggit ko yung seminar na evangelism one day. Ang nangyayari sa atin ngayon, naghasik lang tayo, and yet, nasira natin, in fact, binibigyan pa natin ng assurance, nagpapalakpakan, nag-aawitan ang mga anghel, nag-worship ang mga anghel sa langit kasi tumanggap ka sa Panginoon. We give sometimes false assurance doon sa taong tumanggap ng Panginoon, di ba?
And lagi nating sinasabi dito, evangelism at pagkilala sa Panginoon, it involves repentance. And di ba? So minsan ganun lang tayo, hasik lang tayo ng hasik. Bigay tayo ng tracks, di ba? And then naging abandoned yung mga yung mga nababahagian natin. Hindi talaga sila na disciple. Kaya ang nangyayari, hindi talaga sila tunay na kumilala at tumanggap sa ating Panginoon kasi we are Christians or sometimes we are irresponsible parent to those who are needs the gospel o yung mga nasyaran po natin kasi hindi tayo naman sa proseso, di ba? Kaya ganun na din yung ginagawa, hindi natin alam kung anong gagawin dun sa nabahagian natin. Yun, Pastor Noe, ang aking nakita din dito. Tama po yan, Pastor Randolph. Yung sinasabi mo kanina na consumer, no? Consumer Christians. May naipost nga po ako, naipost ko kahapon, na from consumer to missionary. Paano natin, yung transition niya, paano natin gagawin yung isang consumer Christian na magiging siya, missionary. Yun yung discipleship. Gusto natin na from consumer Christian, magiging magiging mission-minded siya. Just like the Lord Jesus Christ. Yun nga, sabi mo, after, sabi niya sa Matthew na make disciple, yung great commandment, sunod nun sa Mark, sabi niya, go and preach the gospel. Kasi, bakit nangyari yun? Kasi sa disciples, ang kailangan nila is to make disciple, yun yung command. Para sa sunod, anong mangyayari? Ang nakita ni Mark, ang mangyayari is dapat mag-spread yung gospel. In order the gospel to spread, kailangan mag-make disciple, no? Kaya hindi ang great commandment is hindi evangelism. It is make disciple kasi pag make disciple, we are producing certain kind of Christian, sabi nga ni Edmondson sa kanyang book. Yun yung crucial yung certain kind. Kaya kung consumer lang siya, mahirap yun, di ba? Pupunta sa church, receive siya ng receive. Ano yung makukuha niya? So, we are producing, hindi tama, no? Hindi sundalo talaga. So, mahirap yun. The gospel will not spread. Yan po, Pastor. Ayan, wala nga. Okay. So, ayan. Okay. So, ayan, sabi ko nga kanina, di ba, na nakakalungkot ngayon dahil tayo po ay mga consumer lang tayo at nakakalungkot dahil maraming mga churches sa panahon natin ngayon na we are too selfish para maunawaan itong disciple making. Kasi nga, ako, biktima ako nito noon nung hindi ko pa nga talagang naunawaan at nag-grasp yung to follow Christ and make disciples na nung ako youth pastor, na pag kunti lang umatin sa mga fellowship, nalulungkot ako. Di ba? Parang, bakit kunti lang ipinaghandaan natin to? May mga pagkain, bakit ganito? Pero noong naunawaan ko, yung disciple making, ang mas maganda na kunti yung nandoon kasi sila yung mga interesado . Ibig sabihin, sila rin yung interesado na matuto. Kaya yun yung in-impart ko din sa mga youth ko ngayon. When you do fellowship, kunti lang umaten, yan lang binigay sa inyo ng Panginoon at yun yung interesado. Spend your life, focus your life dito sa mga ito. So, yun nga, yung aming mentoring with my youth leaders, sabi nila nung una, Pastor, bakit kami lang? Bakit hindi natin isama yung ganito, si ganyan? Bakit kami lang pinili mo? Kasi nga, discipleship is selection di ba? Parang discipleship is invitation, come follow me. So ako yung in-invite ko sila, kayo lang yung pinili ko. Bakit kami lang? Sabi nila. Sabi ko, there's a purpose lang ipiniliwanag ko sa kanila, naunawaan nila. At nagustuhan nila na ngayon kami lang, okay lang, kami lang, di ba? Parang, ayan, noon, parang
pag halimbawa sa church din, sa worship service, pag kunti lang umatin, di ba, nalulungkot tayo. Pag kunti lang umatin sa fellowship, nalulungkot tayo. Bakit? Kasi self-centered, di ba? Hindi ka dapat malungkot kasi yun yung binigyan ng Panginoon eh. Nalulungkot ka kasi hindi na yung ano mo, yung sarili mo, hindi ka na-satisfy, di ba? May mga ganong pangyayari na hindi ka na-satisfy, kaya nalulungkot ka. Kunti lang umatin, walang umatin, kaya nalulungkot ka. Kasi ang ginagawa mo ay hindi para sa glory, para sa glory ng Panginoon, ay para ma-satisfy mo ikaw sa sarili mo at yung mga kasama mo, mga officers mo, di ba? So, ayun, yun ang nakikita ko dito, Pastor Noe. Tama po, Pastor Rando, ang sinabi mo kanina na dapat, yun ang kagandahan sa discipleship. Tama yung sinabi mo. Yun ang kagandahan sa discipleship. Hindi yung maramihan agad. Mag-start yan sa konti. Example natin dyan, 2 Timothy 2:2. Diba? Mm. Sino, bago tayo pumunta kay Paul, sino nag-disciple kay Apostle Paul? Si Jesus. Yes. Si Jesus nag-disciple kay Paul. Sinong dinisciple ni Paul? Si Timothy. Isa-isa lang yun, ha? Jesus, yes. Paul, si Timothy. Sa 2 Timothy 2:2. Pagkatapos kay Timothy, sinong sunod na generation? Actually, pang third generation to, hindi kasali si Jesus. Pang third generation, sabi niya dito, entrust this to faithful men. Plural na, faithful men. Yes. Jesus, Paul, Timothy to faithful men. Okay? From faithful men, sabi niya dito, teach to others. No? To faithful men who will be able to teach others also. So marami na. Yeah. Marami na siya. So, pero saan siya nagsimula? Sa isa-isa lang. Pa-isa-isa lang. Yeah. Paul to Timothy to faithful men. Medyo dumami na. Then, faithful men to others. So, kaya sa discipleship, Pastor Randolph, ang kagandahan dito, kasi ito ay God's original design. Intricate, may intricate design ng Panginoon. Exact design ng Panginoon dito. Mayroon talagang, sabihin natin, mayroon talagang exponential growth. Yes. Pero, yung growth na yon, nagsimula yan sa konti. Yes. Nagsimula yan sa ilan-ilan lang. Just like Jesus, di ba? No. Nagsimula lang sa 12 or 4. Pero sabi ng Acts, anong nangyari? These disciples, kunti lang sila, but they turned the world upside down with the gospel. Imagine, ilan lang sila? 4, 12 lang sila. But they turned the world upside down. The world upside down with the gospel. They reached the gospel. Why? Because it is God's original design. Design yun ng Panginoon eh. Mm. May power yun. May Holy Spirit yun. May transformed lives yun. Yeah. Kaya, they reach the whole world. Imagine, mga Galilean lang yun. Yeah. Mga fishermen. Yeah. But how come they able to reach the whole world, turn the world upside down with the gospel? Because they follow ang command ng Panginoon. Diba? Amen. Kaya po, hindi frustration. Kung tama yung sabi mo, Pastor Rando, ma-frustrate ka kung hindi design ng Panginoon. Kung sarili mo, ma-frustrate ka talaga. Hindi ka maging masaya. So, yun po. Yeah, amen. Kasi nga sa discipleship, alam naman natin, di ba? A disciple, really, kanya sabi ng ating Panginoon, take up your cross and follow me. That command actually is involved dying to self. Actually, yung sa context ng Roman, o sa context na yan, nung sinabi yan ng Panginoong Jesucristo, he is referring actually to his death on the cross. And he's referring that, di ba, yung Roman, dying on the cross, ayun yung parusa talaga ng mga Romano. At yun ay talagang going to death. So we want Christians that is willing to die, okay, willing to die for the gospel, for the sake of the gospel. Hindi yung kunting ubo lang, kunting sipon lang, hindi nagsisimba. Di ba? Di ba? Oo, kunting lang, hindi napansin ni Pastor, nagtatampo na. Yun yung marami sa mga churches ngayon eh, di ba? Alam nyo, ang dahilan kung bakit nagkakaproblema si Pastor, di ba, is that because of Christians na mga immature Christian. Bakit immature? Kasi hindi na disciple eh. Eh, Pastor, lagi naman yan sa lagi naman yan sa outing, di ba? Lagi naman yan sa choir, eh. Choir member pa nga, di ba? Choir member pa nga eh, matampuhin, di ba? Worship team, matampuhin. Bakit ganun, di ba? Kasi nga, hindi na disciple. And we want people, we want Christians ready
to take up the cross and follow Christ, even to death on the cross, which is yun yung ginawa ng mga disciples, di ba? Except John, di ba? Most or all of the disciples except John die for the sake of the gospel. Yun yung sinabi talaga. Yun yung gusto nating mga mananampalataya na ganun. So, paano natin ma-achieve yun? We have to gawin po natin yung ano, God's original design, which is make disciples, to make intentionally making disciples. Hindi tayo mag-focus dun sa mga programs and our traditions in our church na minsan na pag makunting ano lang, tanggalin lang natin konti, ay ano, di ba, parang nawawala na nga yung kaligtasan natin. Pastor Noe, meron kang ano, idadagdag ang konti talaga ng oras natin, Pastor Noe. Ayan, bitin na bitin tayo, no? Pero asahan niyo po mga manunood na talagang marami pa po tayong mga principles na makukuha dito. Pastor Noe, final conclusion. Okay, isa ko lang yung experience ko ngayon, kung sabihin natin sa discipleship, ano yung ginagawa ko. Nagpo-focus ako sa family ko ngayon. Disciple ko yung wife ko. Marami ang binago ng Panginoon sa amin when we started discipleship. Kasi una ko yung disciple ang wife ko. Yung wala pa yung discipleship, ang gulo ng marriage life namin. No? Ang gulo talaga. Kasi masyadong selfish kami, makasarili kami. Minsan mas busy ako sa labas sa ibang tao, ibig sabihin. Mas busy ako sa church na mga ministries na pag-iwanan ko yung wife ko, halos wala na kaming quality time, wala na kaming date. Sa mga anak ko, wala na akong quality time, hindi ko sila natuturuan ng mabuti. Nung dumating yung discipleship, isa talaga sa pinaka-ituro is unahin mo yung family mo. Kaya maraming binago ang Panginoon sa buhay ko, no? As a husband, as a father, kasi una nga yung family, I need to be an example to them. Amen, amen. Kung i-preach ko sa church, mag-devotion, so dapat sa pagdating sa bahay, mag-devotion talaga ako. Diba? I mean, kasi love ko yung Panginoon kasi love niya ako. So yun yun, mat-mat-mat-ko ginagawa yan. Yeah. Pangako, Pastor Randolph, mayroon akong tatlong pastor na dini-disciple. Okay. Pinopost ko yan minsan. Mas nag-intense yung discipleship namin ngayon, yung life to life. Kasi every 5 in the morning, nagpipray kami every day. Magwa 1 month na kami ngayon. Every day. Kasi we're dependent sa Holy Spirit. Amen. Na may gagawin siya sa gawain. Kaya every day 5 a.m. at after ng prayer, mayroon kaming life to life. Tinatanong ko sila sa buhay nila. Yung life to life na talaga kami, yes, yung pakialaman na sa buhay, kumusta yung mga anak nila, kumusta yung wife nila. So mga ganyan na mga tanong. Amen. Araw-araw yan. Intentional kami. At I think mga 3 or 4 times a week, magkikita talaga kami in person. Kaya may araw-araw at saka sa through messenger lang, at meron din kami magkikita talaga face-to-face. Kaya ganyan ka intentional, no? Ganyan ka nagbibigay kami ng time sa bawat isa para mangyari talaga yung process. Mangyari talaga yung life to life. So, sila naman ay in charge sila din sa mga dini-disciple nila. Mayroon silang mini-mentor, pero ako, focus ako sa kanila. Dalawa, family ko at sila. So, yun po. Alright. So, salamat. Yan, mga kapatid, sana po nang-enjoy kayo. Please say amen sa inyong comment. Yan. Binabati natin si Mylene Cetron Junio. Thank you so much. Tatay Roger Dallas and Ate Vilma Martin. Thank you so much for watching. Okay? So yan pa, if you are blessed tonight sa talakayan po namin ni Pastor Noe, comment naman, amen dyan, okay? And Pastor Noe, yan, invite po natin sila muli, ayan, sa susunod natin na talakayan, next Tuesday. Sige po, next Tuesday with Pastor Randolph, we will be studying again about radical discipleship. I hope na manunood kayo kasi ito yung utos ng Panginoon at napakakailangan, napaka-urgent yun. Ito sa time na natin ngayon, maraming tao talaga ngayon ay kailangan, they need to hear the gospel, they need to hear Jesus Christ na nagligtas sa kanila. So, yun po. Amen, amen. So, antabayanan nyo din po mga kapatid, kasi naka-line up na po yung aming
pag-uusapan ni Pastor Noe dito. We will be actually, sa mga susunod po niya, we'll be studying the life of Christ and His disciple-making process. Yun yung pag-aaralan natin. Paano ba talaga ginawa ni Kristo ang proseso? Okay? Ang proseso sa kanyang mga disipulo hanggang sa nakarating sa Book of Acts si Peter, na kung saan si Peter ay mahihiyain, napaka-impulsive na tao, and deny the Lord Jesus Christ 3 times, paano siya binago ng Panginoon at paano siya nagkaroon ng power through the Holy Spirit at siya ay nag-preach at na 3,000 souls were added to that to the church that day. So we want that kind of Christian. We want that type of Christian like the Apostle Peter, na talagang babaguhin siya. Hindi lang yung ang una kasing i-turn upside down ay hindi yung world, kundi ang mga sarili natin. The Lord wanted us ng sarili natin na maging turn upside down, na kung saan, di ba, hindi mo na iisipin, di ba, kumbaga, hindi ka na maging selfish na, di ba, yung gagawa tayo ng program na ganito to satisfy lang yung mga need natin. Gagawa tayo ng mga outing na ganito, gagawa tayo ng mga kung ano-anong mga ganito, concerts, mga, di ba, mga choir kantata, kung ano-ano pa, just to satisfy yung ating mga sarili. Hindi yon, hindi na yon. Ang gagawin natin ngayon is magkaroon tayo ng puso na kagaya ng puso ni Kristo, magkaroon tayo ng kaisipan na kagaya ng kaisipan ni Kristo, magkaroon tayo ng paglilingkod ng kagaya ng paglilingkod ng ating Panginoon si Kristo. Sabi nga 2 John, those who claim that they are in Christ must walk like Christ. Yan yung sabi doon. Alright, so salamat Pastor Noe. Thank you so much. And Pastor Noe, I want you to pray for for the victims of Ulysses. Okay? Ipag-pray natin sila. By the way, muli, bago mag-pray si Pastor Noe, yung painting po sa aking likuran, yun po yung ating painting for a cause. Ibinibenta ko po ito. Walang price po ito. Ang title po nito is Mount Taal Eruption. So, it was inspired to Mount Taal Eruption just yung itong taon na to. So, kayo nang bahalang mag-presyo nito. Okay? Kung nais nyong tumulong, I can guarantee nyo lahat ng proceeds ng paintings na maibebenta ko ay mapupunta po yan sa lahat ng biktima po ng Ulysses. Okay? Presyohan nyo itong painting na to. Kayo nang bahala. Naaayon sa inyong puso. Okay? So, i-guarantee ako sa inyo na ang layunin ng Kuya Vocal page, ang Kuya Vocal vlog ay tumulong sa kapwa, because we are commanded to help others, especially yung mga nangangailangan, para makakilala sila ng tunay sa ating Panginoon. So Pastor Noe, please pray for our Ulysses, Typhoon Ulysses victims. Okay, Pastor Noe? Okay, let's pray. Manalangin po tayo. Our gracious and loving Father, Lord, sa gabing ito, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, lalo na, O Lord, sa aming mga kapatiran na affected ng typhoon Ulysses. Lalo na, Lord, sa mga lugar na most really affected areas. Mayroong mga lugar sa Laguna, mayroong mga lugar sa Marikina, mga lugar sa Cagayan, sa Isabela, at sa iba't ibang pang lugar, O Lord, na maraming tao po ay really affected. May mga bahay na naglubog yung mga bahay nila dahil sa mga flood. Kaya Lord, sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Una po sa lahat, nagpipray po kami na maramdaman nila ang comfort na galing sa inyo. Maramdaman nila ang pagmamahal na galing sa inyo. Nagpipray kami, Panginoon, lala sa Panginoon, maintindihan nila na mayroong Panginoong Hesukristo na nagmamahal sa kanila, who died on the cross of Calvary. Yes, Lord. That who can give them hope sa kanilang buhay kahit sa anumang mga sakuna, kahit sa anumang mga problema. At nagpipray din po kami, Panginoon, sa gabing ito, na anuman yung mga pangangailangan nila ngayon, Lord, I pray na ikaw po ay mag-provide. Salamat sa maraming mga kaiglesyahanan. Salamat sa even sa aming government na tumutulong po sa kanila, mga private na mga agencies trying to do their best, Lord, para matulungan ang aming mga kapatiran na nangangailangan sa affected ng sa bagyong Ulysses. Lord, I pray na ikaw po ay magkabahay. Ikaw po ay mag-bless, lalo na
O Lord, mag-protect din sa mga tao ngayon na siguro hindi pa nare-rescue, hindi namin alam. Yung iba siguro nasa bahay pa. At sa mga families din ngayon, Panginoon, namamatayan, O Lord. Nawawala yung kanilang mga family members. Lord, I pray for your comfort. Paramdam niyo po sa kanila, O Lord, na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. At Lord, sa gabing ito, patuloy po kami lumalapit sa inyo. Sa inyong grace, sa inyong pagmamahal, at sa inyong mercy na kailangan po namin. Ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Noe. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtunghay, sa inyong pag-tune in sa gabi pong ito. Salamat sa bawat isa. Mabuti po ang ating Panginoon. God can use us mightily. God can use you, even a simple thing na pwede mong maibigay para sa lahat ng mga nangangailangan. Okay, open po tayo. Just contact me. I can guarantee you na lahat po ng ating malilikom ay mapupunta po yan sa lahat na nangangailangan. Especially po dito sa landayan. Sa lahat ng family, lahat ng mga tao na naapektuhan ng lubos dito sa landayan. Maraming salamat. Muli, ito po ang inyong Kuya Bocal at kasama ko po si Pastor Noe Acala. See you po on next Tuesday sa talakayan po natin about usapang discipleship, radical discipleship. You are watching The Voice of the Gospel, preaching Jesus the only way to heaven. Again, lagi po sinasabi na ang Diyos ay mabuti anumang sitwasyon ng buhay po natin. God is good to all of us and He is good forevermore. Thank you so much. God bless about isa. Pastor Noe, bye-bye and God bless po. Take care. Jesus Christ.